So what's up mga kalapatids, welcome to John's Pigeon TV. Kaya lang, parang ang puti-puti ng mukha ko sa araw. So yun, welcome to John's Pigeon TV. Siyempre kung bago ka lang sa YouTube channel natin, eh huwag mo nang kalimutang mag-subscribe. Click mo na yung notification bell para updated kasi upload kong videos mga kalapatids. So for this video, i-update ko kayo sa mga inakay tsaka dun sa papamigay natin kalapatay mga kalapatids. So kung gusto nyo makita yan, eh tara, samahan nyo ako. So syempre mga kalapatids, gaya ng dati, magpapaloplay muna tayo. So mga, tatry natin to sa north. Ayan, mag-iitlugan na nga, ayan, nalabasag o. Tapos nabawasan to ng isa mga kalapatids, yung Viberman. Eh, pumunta dito si Pari Michael kahapon, hiniram niya. Ipaparis niya dun sa Lola. So, grandson, mating ang mangyayari mga kalapatids, para tumaas yung dugo ng Viberman. So yung ano naman, mataas na yung dugo ng Viberman nun. So, tapos binalik pa sa lola ngayon. So, mataas na talaga. So, ewan kung gano'ng kataas yun, mga kalapatids. So, ayan. Sabi ko sa kanya, ipayaya niya para, ano, gusto kasi siyang, ano eh, gusto kong ilipad siya ng norte. So, kahit hindi naman, ano, manalo or swerte, basta gusto ko lang silang mapatapos. Kahit itong mga to, kasi pang-stock ko naman sila. So, bago ko sila i-stock or bago ko sila i-breed, eh, kahit pa paano, nalipad ko sila, kahit norte. No? So ayan mga kalapatids, paliparin muna natin sila. Ito, anak to nung nilabang ko nung pan-race, ayan, nung nakaraan. Ayan, pan-race sa south. Yung tatay niyan, Kalbayog Cracker, Tacloban Finisher. So yung tatay niyan umuwi ng Tacloban ng alas 12 na, second day bird. Tapos nung nilabang ko ng pan-race, sobrang sama ng panahon, Lucena lang di nakauwi. Kikita nyo, anim na lang sila. Ayan, anim na lang sila. Wala nang kak dito, puro babae lahat. Ayan. Tapos ito yung pinost ko sa group, ayan, ang dami nag-like na tanong. So ang bloodline yun kasi mga kalapatids, Sunriser cross sa Rayso, yung blue bar na yan. Tapos ito yung picture. Ito, ayan, diba, napakaganda ng postura niya dyan mga kalapatids, no? Kaya maraming naantik dyan sa kagandahan niya. Hindi malalim. Ayan, okay siya. Ito ko siya pinituran nun. Yung blue bar na yun. Kahit ito, hindi ko pa, ito, ipopost ko rin to. Pero for viewing lang naman. Baga, share ko lang yung itsura. So may nagtatanong yan kung may pang-out ng lahi niyan. Sa ngayon, wala pa. Meron dyan, nakakross na sa Koopman. Kaso, inakay yun. Mapakita ko sa inyo mga kalapatids. Para undayin muna natin sila. Kobe. Bantayan sa lok. Tigakain ng ano yan. Tigakain ng ibis. Tsaka butike. Yan o. Tusugat. Sila. Mga kalapatids, ayun, ang gandang marking yan sa mga kalapate. Yung poste niyan, yan. Yung tower nandito. Alam ko dito yung mga kalapatids. Okay. So mga kalapatids, update tayo dito kay Koopman tsaka kay Vicente. Oh. Yung cup, 2 times sa pari. Yan. Wow! Kawayan lang ang butas niyan, first lap. So sa pari, clock yan, 2 beses. Ayun, pisa na sila mga kalapatids. Ayun. So, sana, yay, dalawa na pisa mga kalapatids. So try natin niya sa south. Tapos dito may itlog na sila. Ayan, sa kanila lang itlog yan, hindi ko na sila gagawing yaya. So ito mga kalapatids, yung anak ng Sunriser Rayso, nakakross dito sa hen na to. Ayan, yung sa Koopman na yan.
Blue Bar nilabas. So yung Sunrise Arezzo, ano yun, checkered siya. Pero naglalabas talaga siya ng Blue Bar na may puti. Ayan, yung isa dyan may puti. Ito yata, yung dilaw yung Sing Sing. Tingnan mo. Mga ano lang sila, simple lang. Hindi sila ganun kalalaking ibon. Ayan. Mga parang ang dumi ng kulay. Ayan, dirty blue bar yung kulay, mga kalapatids. So, sa nagtatanong, eh, sir, ito lang po yung breed ko ngayon. Nang ano kasi, yung Sunrise Arezzo, hiniram ng mentor ko. So, pag soli niya, dun ko palang mabibreed. Ayan. Hindi ko kasi matanggihan yun, mga kalapatids, si Kuya Alan. Ayan. So, yan, eh, mga kalapatids, ha. Ito, anak na nila yan. Itlog na nila, sarili. Tapos dito, mga kalapatids, kay ano, producer ng Tacloban Cracker, Abuyog Finisher, tapos yung contender namin sa South nitong nakaraan lang, eh ito yung nanay. Ayan. So ayun, may itlog yan, mga kalapatids, isa lang, kasi yung isa nabasag na naman, siguro natatapakan, maharot kasi ito si Judy. Si Judy, mga kalapatids, kaya Judy yung pangalan niya, akala ko hen siya kasi galing siya kay Sir Jude C. So inakay pang binigay sa amin yan, mga kalapatids. Ayan, tapos nung pagbigay sa amin yan, walang sing-sing, tapos may mga bulutong na pagaling namin. So ngayon, oh, pinost ko rin yan. So sa post, eto yung picture niya. Kaya kung makikita nyo, napakaganda ng postura, ang dami rin nag-like yan. Kasi sa personal talaga, ganyan, oh, napakaganda ng ano yan, tapos bilog na bilog yung katawan, napakaganda. Ito yung pakpak, ayun, oh, nakikita nyo, nagpupulbos. So ang ganda ng kondisyon yan. Balak ko, ilipad siya kahit norte. So pagka ano to, tatry ko siyang ilipad ng norte, kaso sabi ni Pare Michael, wag ko na raw, gawin ko na lang daw ng breeder. So hindi natin alam, titignan natin. Ayan, oh. Ganda ng ano yan, pure Vandenbroek from Sir Jude C. Gift bird yan, mga kalapatids, nung kumuha si Pare Michael ng ibon doon. Ito na yung mga pinakwala natin, oh. Sana wala yun. Ayan. Patikot lang sila. Mga puro babae yan. Kaya mga, yung kak na pinairam ko kay Fire Michael, pares niya lahat yan. Ah, yung apat. Pares niya, apat niya kasi yung dalawa. Hindi totoo yan. Pero nagpapares na. Bola lang yan. Nung oras na kasi, magpa 5:30 na, kaya hindi na magtatagal ng Ramonda yan. Kasi alam nila, ano na eh, chibog time. Chibog-chibog. Okay, mga kalapatids, diretsyon tayo sa yung magulang na ipaparapol natin, mga kalapatids. Ayan, yung hen na yan, personalized Sir Jersey. Sexy line, cross sa Gentilian. So, maliit na lang yung porsyento ng Gentilian. Mas mataas yung porsyento ng sexy line sa kanya. Tapos ito is Vandenbroek. Ayan, oh. Nag-produce na to ng, ano, ng Kalbayog Finisher, Sorsogon, dalawang Sorsogon, mga kalapatids, nag-produce na yan. So, kahit paano, eh, yung homing nandun naman. So, ibang cross lang ginawa natin para makukuha rin natin yung timpla. So, mga kalapatids, sa makakuha ng ibon na to, yan, yan nagkakamot na yan. Yan yung ipaparapol natin, mga kalapatids. Yung isa sa akin yun. So, tig-isa tayo, susubukan natin. So, sana, swertehin at maganda yung pairing nila. So, kuhanin ko sila. Kuhanin ko siya ng malapitan para makita nyo. Tapos, ang pinapakain ko pala sa mga inakay, yan, sa may inakay, yan, cheek booster siya. Cheek booster, yan. Cheek booster, tapos kapag ano na, medyo lumaki na sila, ayan, ginagamitan ko na sila ng Sobaket Platinum. Mga inakay, mga kalapatids, kailangan nila ng mga high protein. So pansinin nyo, pinipili nila yung mga bilog, yung mga ano, green peas yan, kasi mga high protein, mga kalapatids. So kailangan natin bigyan ng, ayan, oh, high protein power pellet, mga kalapatids, ayan. Tapos, may calcium na rin yan, pampaganda ng ano, pampatibay ng buto, yan. Maganda sa inakay, mga kalapatids. Tapos, mabango siya. Amoy nyo. Gago! Ayan. Eto na siya, oh. Healthy. Maganda mag-anak yung dalawa na yun, eh. Matataba sila. Ang ganda ng katawan nito, mga kalapatids. Swerte na makakuha dito. So, syempre, eh dahil sumusuporta kayo sa channel natin, kahit mga simple lang yung video natin, eh natutuwa kayo. Siyempre, deserve nyo to, mga kalapatids. So, ayan, gaya ng pinakita ko nung nakaraan, ayan, red yung Sing Sing, tapos madumi yung Sing Sing.
Ayan o, tatlong, dalawang one ba yun? Dalawang one yata yung dulo, tatlo. Ayan, ayan na siya. Ayan nyo. Swerte na makakuha nito. Pwede nyo gawing stock, pwede rin gawing breeder. Stock tsaka breeder. Gawin yung stock o kaya i-flyer nyo. So, I suggest na ilipad nyo para syempre masubukan nyo rin yung lahi nung kalapati ko. Tsaka, ililipad ko rin naman yung kapatid nito. So, ayun. Pangatlong clutch na pala to. Pangatlong clutch kasi yung dalawa ililipad sa NHPC sa North. So, ayun. Masusubukan din talaga. Yan. So, sa North, feeling ko kayang-kaya nila kasi sa South, mas mahirap ang karera sa South, mga kalapatids. Pansinin nyo, pagka South ang karera, karamihan puro solo winner lang. Madalang yung ang dami nagpapartihan. Tapos ngayon, yung South ngayon, yun yung pinakamahirap na karera talaga. So, marami nagsabi nyan, kahit mga sikat na panshir, mga big lob, nahirapan din talaga. So, lahat ng tumawid ng dagat, tsaka yung lahat ng mga nanalo ng ibon ngayon, tsaka yung mga nag-aalaga, ay napakagaling. So, talagang binigay sa kanila. Yan o. So, ang mechanics nito, mga kalapatid, simpleng-simple lang. Kung nakasubscribe ka na sa channel ko, ang gagawin mo lang, mag-comment ka dito sa baba ng done. Tapos, name and location. Yun lang, mga kalapatid. Kasi, yung totoong name nyo, ah. Kasi yung iba, name lang nila sa YouTube tsaka iba yung name sa ano para pag ano i-draw natin. So ang draw nito kapag ka pwede na siyang iwalay. So mga 10 days pa siguro to. Ayan, kasi hindi pa ganong buo yung sa ilalim ng pakpak niya. So yun na nga mga kalapatids. Kung subscriber ka na, ganun gagawin mo. Mag-comment ka lang dito, i-like mo lang tong video na to, i-share mo. Mag-comment ka. Tapos, kung friend kita sa Facebook, message mo ko yung pangalang, yung Facebook ko. Ito mga kalapatids, yan. Pa-flash ko sa screen. Yan yung Facebook ko. I-chat nyo ako, tapos sabihin nyo, sali kayo sa entry. I-screenshot nyo yung nilike nyo, tapos nakasubscribe kayo syempre, tapos shinare nyo sa Facebook. Yan mga kalapatids, share nyo tong video na to. So syempre, para maraming makasali, para mas maganda yung raffle natin, mas maraming sumali, diba? So ayun na nga, kapag naka 10,000 tayo subscriber, bala ko ulit magparapol ng isa. So lahi naman ng Cookman, yun ang bala ko. So ayun, sana nandito pa rin kayo, sana samahan niyo ako maabot yun, mga kalapatids. So ayun, kahit tas sa mga bagong subscriber or hindi pa naka-subscribe na nanonood ngayon, syempre mag-subscribe ka na, tapos like and share mo tong video na to. Screenshot mo, isend mo sa Facebook ko. So andyan nga yung Facebook ko, mga kalapatids. Papansin ko naman kayo kahit may mga tanong kayo, ganun. Kung kaya kong sagutin, mga kalapatids, base sa experience ko. So ayan. So sana good luck sa lahat ng sasali. Sana swertihin kayo. At sana pagturo nyo neto, hindi mawala. Kasi kailangan maturuan nyo talaga ng maayos. So ayun na nga, mga kalapatids. Napakita ko na sa inyo yung ipaparapol natin, mga kalapatids. Ngayon yung start nun. So, ang end neto siguro mga May 20, ganun, or May 21. Depende sa pag pwede na siya lang i-win. So, yun, dun ko, exact date na lang, May 10. May 20. Para sa mga gustong sumali, libreng kalapate. Wow! Diba? Saan ka pa? Like, share, subscribe lang. Screenshot mo, send mo sa Facebook ko. So nandiyan naman yung search nyo lang yung pangalan ko, John Oliver Castillo. Ayan. Tapos pwede Matic, sali na kayo, i-release ako. Tapos hindi ko alam kung paano ko siya bubulahin kasi nakaraan ginawa ko, ginupit-gupit ko yung mga pangalan, tapos bumunot ako. So meron akong nakita magic wheel wheel, basta wheel, parang ruleta, ganun. Try natin yon, or pag hindi, yung kagaya pa rin dati. So hindi naman, wala naman ako mapapala kung dadayain ko tsaka kung sino naman. Mas gusto ko nga yung nakaraan, gaya na si Sir Alvin Palaganas, di ko siya kalala, subscriber yon. Kaso tinamaan daw yung ibon kasi nakakalo sa flyer niya. Kasi mga kalapatids, yun nga yung mahirap dito kapag yung loop mo walang divider. Yung kware, book yung magkasama yung north tsaka south mo, kasi pagka naglilipad ka ng north o kaya ng south, tapos umuwi sila, may carrier yun, mga kalapatids. Carrier na yun na sakit. Kahit may bakuna sila,
hindi sila tinatamaan, hindi umiepekto yung virus pero nandun sa katawan nila. So yung mga walang bakuna, yun yung tinatamaan. Hindi sila kasi nagbakuna si Sir Alvin. So ito, I suggest na kapag nakuha nyo, pabakunahan nyo mga kalabad. Mura lang naman sa club namin sa MMFC, 25 lang per ibon. PMB, kontra PMB yun mga kalabadids. Kontra para mixo, para hindi sila tamaan ng balileng. Tapos hindi masayang yung breed nyo, di ba? Tapos hindi rin masayang itong mapapanalunan nyo. So yun na nga mga kalapatids, sana nag-enjoy ka sa video na to. Like, share, subscribe mga kalapatids. Dyan si Pigeon TV. Ingat and God bless.